babae nakahubad, something na ganyan. So, syempre, isa sa mga bibiktima talaga dyan is yung mga atat-atat dyan sa mga ganyang bagay. So, ngayon, pag-usapan po natin ngayon yung auto-mentioning. So, sa nakikita ko po doon sa mga Facebook post ng friends ko, nagalit po doon sa nagme-mention po sa kanilang pangalan doon sa link na kapag kung pinindot mo po yun, isa po yun sa mga sisira ng account mo sa Facebook, lalo na kapag kung hindi po yung kung hindi po connected yung Facebook mo through your mobile phone or through your active email address. So kailangan guys, before tayo mag create ng permanent Facebook natin, kailangan po is naka-link po yung number natin. Isa sa mga estudyante ko is nagkakaroon ng problema na ganyan. Kasi hindi na ma-open yung Facebook niya. And that moment, nakita namin na mayroon siyang giklik na isang picture, something na isa siyang porn picture. Babae nakahubad, something na ganyan. So, syempre, isa sa mga bibiktima talaga dyan is yung mga atat-atat dyan sa mga ganyang bagay. Yung mga curious, hindi ko naman sinasabi dito na lahat tayo mga iniisip ng mga ganyang bagay. Siyempre kapag may mga something kasi na different or something na iba sa paningin natin, kiniklik natin yan minsan. Kahit na hindi tayo aware kasi doon sa mga tinatawag nilang hacking. And that moment, kapag kung giklik po natin yan, ibig sabihin, okay, magkakaroon na din po tayo ng isang problema. Ang problema po natin dyan is, ikaw naman mismo sa account mo ay magkakaroon na po ng tinatawag nilang auto-mentioning doon sa lahat ng mga friends list. So, yun po yung masishare ko dito, guys. Kailangan wag na wag po ninyo ikiklik kung anuman po yung nami-mention sa inyo dyan. So, kailangan magiging updated po tayo sa Facebook account natin. Lalo na't pinaghirapan natin yan all the time, ginagamit natin yan, transaction online. And of course, kailangan po natin yan na i-secure kasi lahat po ng mga credentials natin is andyan po sa social media natin. Yung mga mahilig po dyan sa mga online transaction, so may tendency po na makukuha yung mga credentials ninyo. So ibig sabihin kapag may mga bank account kayo dyan sa mga Facebook ninyo or for example na dyan, especially yung Paymaya natin, pwede natin yun sa kasi i-link dyan sa Facebook natin. Ibig sabihin, makukuha yung pera natin dyan sa Facebook account natin by using software na maaaring kukuha sa mga credentials natin in just a minute lang. So guys, kailangan aware po tayo sa lahat ng bagay. Kapag kung nami-mention po kayo ng mga friends ninyo, something different po doon sa kanilang account kasi na-click po nila yon, yung area na yon or yung link na yon. Kaya huwag po kayong magalit, huwag po kayong mag-post na ganito ganyan, something na nakaka-bothered naman doon. Syempre, so wala po sanang magagalit sa kapag kung na-mention po tayo kasi hindi po natin yun siya sinasadya, no? Yung mga tao po dyan na mini-mention po kayo is hindi po nila yan sinasadya. So kailangan lang natin na magiging aware doon. So isa sa mga advice ko guys, kailangan ang number mo, ang active number mo at saka active email address mo is kailangan nakalink sa Facebook account mo mismo.